Okay, mga ka-subscriber, ituturo ko naman po sa inyo kung paano mag-share ng mga file mula sa ibang PC. Okay, punta po kayo sa computer or network. Pwede rin, computer or network. O, punta kayo dito sa network. Okay. Kunyari, ang gusto ko is itong PC 2. Nakikita nyo sa PC 2, user lang may ang folder ang meron. May gusto kayong file, pero hindi nyo siya makita. Gusto nyo i-access yung mga ibang mga games na nanggaling dito sa PC na to. Halimbawa, mga files na gusto nyo kunin dito sa computer 2. Gagawin natin. Tignan nyo ha. Papakita ko sa inyo. Pupunta tayo muna sa siyempre sa PC 2. Ito ay PC 4. PC4.pc. Punta tayo sa PC 2. Okay. Ayan. Ngayon, nandito tayo ngayon sa PC 2. Dito sa PC 2, maraming file dito. Ang gusto lang naman muna natin siyempre yung installer o kaya yung gusto nating i-share na file. Kunyari, punta kayo sa Explorer. Nandito kayo sa This is my PC. Ayan. Kunyari, etong Drive F. Gusto kong i-share. Dahil nandito lahat ng mga games ko, installer, nandito lahat. Kunyari, yan lahat yan. Gusto kong i-share yan para ma-access ng mga ibang computer, other computer. Okay. Punta ka lang dito sa properties, then sharing, advanced sharing, permission. Ayan, meron siyang everyone. Allow mo lang yan. Ayan. Apply mo. Kunyari, wala to. Walang everyone. Kunyari lang, naka-remove ganyan. Wala siya, hindi mo siya makita. Mag-a-add ka na lang. I-add mo siya. Kunyari, hindi mo siya nakita. Add. Windows 10 nga pala tong PC 2 ko, no? Ayan. Ayan, PC 2. Windows 10 siya. Okay. Advanced. I-add natin yung everyone. Bakit everyone? Kasi para lahat maka-access. Find now. Napin natin. Lahat ma-access. Maka-access. Yan. Everyone. Okay natin. Okay. Then, what is advanced? Ah, okay na. Okay na. Advanced, everyone. Okay. Then, allow. Yan. Apply. Okay. Then apply. Okay. Then check dito sa advanced sharing. Kung okay na. Okay na. Permission. Okay na. Caching. Watching. All files. Okay. Apply. All files. Apply. Apply. Okay. Nakalagay. Share na siya. Ngayon, hindi pa siya ma-access sa ibang ng nangyari, di ba nasa PC 4 tayo? Hindi pa ito ma-access ng PC 4 kasi meron pa siyang security na tinatawag. Check muna natin dito yung mga setting ng sharing networking sharing center. Ito. Nangyari, tignan nyo yung public. Wala dyan sa public. Okay. Dito na lang sa all network. Sa all network, dapat naka-turn off itong password protected sharing para ma-access na lang nila kaagad. Dapat i-off nyo yan. Okay, cancel. Total, naka-off naman to. Okay na. Cancel. Tapos, security, syempre, para ma-access nila yung mga file, kailangan, meron din ditong everyone. Walang everyone, diba? I-add natin yung everyone. Punta ka lang sa edit, then add
advance, then hanapin si everyone sa pine. Okay, tignan mo, hanapin mo dito yung everyone. Eto si everyone, everyone. Okay, okay, then allow all, apply. Ayan, setting security information on. Ayan, naka-on na siya, ino-on niya na. Hintayin natin, lahat ng games ma-access na yan, lahat ng nasa drive app. Hintayin mo lang saglit yan, mabilis lang naman yan. Okay, okay na, okay mo lang siya. Then close, exit. Ngayon punta tayo ngayon sa PC4 na natin kung na-access niya na nga ba. Ayan, ngayon nandito na tayo sa PC4. Check na natin, punta tayo sa computer, then network, PC2. Ayan, kita na yung letter F. Check nga natin. O, yan, di ba? Lahat, pwede nyo nang ma-access. Halimbawa, is installer. O, pwede mo na rito sa makakita mong installer. ISO, driver booster, lahat, remove, antivirus, yan, nandito siya lahat. Tapos, games, yan, mga games, Crossfire, Garena, ma-access niya na. Okay, ngayon total PC, yung PC 2 ko is PC, ang yung PC 2 is Windows 10. Punta tayo dun sa ibang PC na pang Windows 7. Hindi, punta tayo dito sa kunyari, nung meron ba rito PC5, ibang meron sa PC5, wala yan, no? Cannot, Windows cannot access. Sige, lalagyan natin laman yan, hindi nya ma-access, no? Wala siya, oh. Ganyan kunyari yung problema, Windows cannot access PC5. Sige, pupunta tayo sa PC5. Okay, exit natin to. Exit. Binuksan ko yung PC5 para tignan natin. Ayan, nakabukas na yung PC5. Kanina is may error. Ayan, may na-access na siya. User lang ang may kita. Wala kang money dyan. Kanyari may gusto kang sa PC5 ng mga games o kaya file, nandito sa PC5. Total Windows 7 naman to itong PC5 ko, para makita nyo yung para naman sa Windows 7. Yung isa kasi itong PC2 is para sa Windows 10. Okay, ngayon pupunta tayo ngayon dito sa PC5 para para i-share natin yung mga ibang file doon. Yan, eto ngayon nandito tayo ngayon sa PC5. Okay, PC5. Kunyari, etong PC5 gusto nating i-share tong games. Etong games lang dito is Crossfire tsaka Garena, yung LOL. Kunyari yan, gusto nating i-share yan. Punta ka lang sa right click, then properties, then sharing. Naka-share siya rito, oh. Pero wala siya dito, wala yung everyone. PC5 lang nakalagay owner. Add mo ngayon dito yung everyone. Yan, everyone. Add. Then share. Tapos hintay mo lang yan. Mga ilang minuto lang naman yan. Yan. Share accessible when computer is lit. Okay, done. Done yan.
Then advanced sharing, punta tayo sa sharing. Click mo tong shared. Apply. Permission. Nandito na siya, everyone. Yan. Yan. Apply. Apply. Then okay. Apply. Yung patching, tignan natin. All files, okay. Then okay. Then security. Uy, nandito na rin siya. Kunyari is wala yan. Kunyari wala yan. Ganyan siya, ganyan. Wala. Tinanggal natin. Kasi karamihan wala talaga yung everyone. Hintayin mo lang natin yan. Konting segundo lang yan. Okay. Okay, crossfire, crossfire. Games, crossfire. Hintayin lang natin. Okay, yan. Kunyari, wala. Wala dyan yung everyone. Gusto natin siyang idagdag. Para ma-access siya. ng PC 4 to PC 5 to. Okay. Add advanced find everyone. Okay. Then lahat dapat mag-check. Yan. Apply. Yan. Binibigyan niya na ng security ng access yung mga gustong umaccess sa PC5 na to para makopya niya yung Crossfire at saka LOL. Yan. Garena. Yan. Para ma-access niya. Yan. Naka-share na siya. Check natin maigi. Okay. Everyone, okay. Okay, general, okay, sharing. Punta tayo, tignan nyo din dito, no? Network and sharing, check nyo rin dito. Baka naka-on pa yung ano rito. Punta muna kayo sa homework. Nakita nyo dito. Naka-off naman. Okay na siya. Naka-off na siya. Pero kung dapat, kung naka-on yan, dapat ito turn off nyo lang yan. Para ma-access agad. Okay. Okay. Close. Okay. Exit. Punta na tayo ngayon dito sa PC 4. Wala namang pinagkaiba eh. Nako, hindi pa activated tong Windows ko. Yan o, hindi pa siya activate to. 11 days na lang. Sige. Tulad kanina, di ba? Kailangan natin ng file para ma-access natin ibang PC. Sige, para ma-activate yan. Meron ako pang activate. Nasa PC to siya. Okay, punta ka sa network. Diba nakashare na yung PC2 natin? Ito yung PC2. F. Installer. Nangyari, ayan. Okay. Ito ang aking pangtanggal. Pangcrack. Pangcrack ko to sa mga pang-activation ko to. Lalagay ko siya dito sa document. Ito na pala. Meron na pala ako rito. Sige. Please. Copy and replace na lang. Yan. Ito na yung remove what ko. Extract here. Okay. Ito na siya. Kikita nyo dito. Itong PC5 na to, hindi pa siya activation. Okay na siya. Gagamitan ko siya nito. Remove what? I-remove niya. Okay, i-click mo lang tong restore
Tapos what already remove what? Yan. Ilipat ko siya dito sa cellphone. Kasi mag-aano na siya, magre-record ng restart. I-click natin itong restore what. Okay na lang ito. Okay. Okay mo. Then, restart. Okay. Yes. Ayan. Ayan na siya. Loading. Tignan natin kung na... natanggal niya yung activation. Kanina kasi is nangihingi ng activation. Okay. Welcome. Ayan. Tignan natin. Ito tayo sa computer. Then, properties. Properties, ayan. Hindi pa siya na-activate. Ayan, hindi pa siya na-activate. Oh. Okay. Gagamitan natin siya ng remove what. Document. Then, remove what. Remove what? Yan. Dapat yan nakaganyan. Okay. Yan. Yan. Okay na siya. Hindi na siya ng restart. Okay, dapat mawala na yung application. Ayan. Nag-open na siya. Ngayon, tignan natin kung na-activate na yung PC na to. Yan. Tignan natin kung activate na yung PC na to. Punta ka sa properties. Properties. Then, tignan mo. Wala na siya rito. Nawala na yung activation. Okay na siya. Activate na yung Windows 7 na. Okay. Ngayon, pupunta na tayo sa PC 4. Okay. Additional bonus lang to yung binigay ko sa inyo na activation. Pupunta na tayo sa PC 4. Yan, ngayon nandito na tayo sa PC 4. Titignan natin kung nakapag-share na nga ba ng file yung PC 5. Yung PC 5 kanina na merong Crossfire at saka Garena doon. Tignan natin. Punta tayo sa computer. Network. Ayan, meron ditong PC 5. Diba? Ayan, kanina is user lang. Ito lang nakikita natin. Ngayon, meron na siyang game. Meron siya rin itong Crossfire sa Garena. So, yan, na-access niya na. Pwede niya nang kopyahin to. Pupunta dito sa PC na mula PC 5, pwede niyang lagay dito sa PC 4 or document. Pwede niyang lagay dito. Nangyari is itong Garena. Ayan. Location. Kanyari ito, yung version. Copy natin. Kanyari lang. Lalagay ko sa document. Tapos paste.
Diba? Nakita nyo, na-save na siya. Galing siya sa PC5. Okay. Sana, okay, salamat sa inyo. Sana marami kayong natutunan sa akin. At huwag nyo pong kalimutan mag-like, mag-subscribe. At kung meron kayong mga tanong, other question tungkol sa mga computer, magtanong lang po kayo sa akin. Sasagutin ko po yan. Mag-comment, mag-iwan lang po kayo ng comment sa baba. Salamat sa inyo at sana may mga natutunan kayo.